Sa episode na to, ipapakita ko yung ginawa naming pagbabago dito sa McVolley House over the weekend. Kung ano yung mga changes na ginawa natin sa main tank natin at kung ano-ano yung mga inalis natin. Para sa mga hindi pa nakaka-subscribe, welcome kayo sa channel ko. Please subscribe and don't forget to hit the bell button para ma-notify din kayo sa tuwing mag-upload tayo ng bagong video. Shoutout time muna tayo mga ka-fish time. Unahin natin si Sir o Marmela na asawa ni Miss Marifeba Lukbog na nag-PM sa atin sa FB page. At shoutout na rin Sir AJ na nagtanong sa atin sa FB page din na kung bakit nagpa-parking mode si Ari yung arowana niya. Ayun, doon siya nag-PM at doon din kami nagkausapan. Para sa mga hindi pa nakakapag-follow sa atin dyan, meron tayong FB page. Doon tayo mas nakakapag-reply na maayos. Doon din ako nakakapag-update. Follow nyo na rin yung IG natin, McVolley TV, at yung TikTok. Kasi doon tayo nag-update ng mga My Story natin at My Day about kay Lucy. So what is up mga ka-peace time? This is Scott Smack with McVolley TV. At nagbabalik na naman tayo sa panibagong episode ng It's... na to, ilalagay na lang muna natin sa baba. Kasi nga, di ba, gusto natin plain lang, no? Ayun, para at least makita rin sila Gabi at saka B1, B2. Kasi kadalasan nagtatago yung mga yan. Eh. Weekly water change lang, pero recently, dinatry ko gawing twice a week yung water change ko para at least safe lang tayo kasi medyo, syempre, dumarami na yung mga babies natin dito. Eh. Wala naman masama kung twice a week o once a week. Basta, depende yun sa bio load ninyo, mga ka-fish time. Tapos, dito naman sa Gabi, update lang. Bumili si Garnet ng... nakalimutan ko yung tawag dito. Bili mo, Garnet. Siyempre, life foods naman. Hindi na puro pakitang mga para sa kanyang Gabi. Addict na talaga sis dato eh. Ano yan? Mamen, ano yan? Pre, grabe, hindi ko nag-alaw. Men, ano yan? Grindel worms. Baho eh, no? Baho talaga yan. Sige nga, pre. Sample nga kay Lucy. Ay, sample kayo, no? Dito lang muna. Sige, 75 sige. Gallons. Kunti lang, par. Tingnan lang natin kung kakainin o hindi. Ay, may mga kasama pagkain, pre. Pero na, sobrang dito, no? Saan ba? Nakikita ba? Hindi nakikita sa video talaga yan, men. Pang mata lang siya. Yung mga makikita mo mukhang... Asan nga? Yan yung mga mukhang alikabok. Yan na yun? Oo. Worm. Basta worm eh. Maliit na worm. Brine, baby brine. Ewan? Ayun, pakicomment na lang mga ka-fish time. Tapos, yan na yung mga gapis niya. Yan. So, sa 75 gallons, medyo tamad mode tayo ngayon. Ang ginawa natin, nagbawas lang tayo ng tubig. Hanggang ganyang kababaw. Katapos magbawas ng tubig, nagdagdag lang. Galing gripo yan, diretso. Tapos hindi ako nag-a-add ng any kind of salt o kaya na kahit na anong anti-chlorine, hindi ako naglalagay. Unless kapag nagkaroon ng sakit yung isda ko o kaya yung buong tank nagkaroon ng sakit ganyan, tsaka na lang ako maglalagay ng rock salt. Ito lang yung binalawan ko, yung taas. Yung baba, hindi ko na binalawan kasi medyo syempre mahirap yan, tatanggalin pa natin dito. Kaya ang advantage ng drawer type, may nabibiling drawer type eh. Nabubuksan mo lang dito. Tapos kukunin mo yung media. Ang dali, di ba? Halika muna! Ano na naman yung dala mo? Pakita! Mukhang pangisdara naman yun eh. Pagod ako eh. Coco pit. Yun yung pwede dun sa mga grindel worm natin. Papalitan ko na sana ng wave maker tong chamber ng K1 Caldness natin. Ito pala yung disadvantage, mga ka-fish time. Ayan, na-stuck sila. So, imagine, in-stuck ko dito yung K1, yung wave maker. May-stuck na may-stuck dito sa part na to, yung mga K1 Caldness. So, guys, itong ilaw na to, susubukan natin ilipat dito. Magiging apat na. Ito nga pala yung black box na tinuturo ko sa inyo. Kung mga hindi ka nakakaalam kung para saan to. Ayan, yan yung outflow ng mga tubig to. Yan mga ka-fish time, nilipat na natin yung driftwood dito muna since may free space tayo dito sa fifth chamber natin sa sump tank eh. Tignan mo kung ano yung tinatayuan natin, yan.
tanggal lang natin yung driftwood mga ka-fish time, parang ang laki na ng pagbabago ng tangko, no? Parang lumaki eh. Nanliliit si Lucy, oh. Yung tinanggal natin yung driftwood, no? Masa pa rin talaga eh. Thank you, Lord. Matanggalin ko lang to. May ganito naman kasi. So papakita ko sa inyo kung ano yung tsura pag wala, ha? Pero kung masyadong mababa yan, pwede natin putulan to. Tapos ibalik na lang ulit doon. Yun lang. Ang pamputol, mga ka-fish time, ito lang. Madali lang yan. Yun guys. Ayan, mga ka-fish time. Yan yung tsura kapag wala yung ganito. Kasi ito pang extend to eh. Kakabit natin, ha. Ugasan ko lang, bandawan ko lang, papakita ko sa inyo. Ilalagay natin to dito. Ay, potek niya. Nice one, Mac Daddy, Coach Mac, nice one. O ngayon, problemado tayo. Paano natin kukunin yan? Topish time, ito yung tura ko ngayon. Dito pa ako nakatapak. Para lang mapigyan kayo ng magandang angulo, hindi ko pa rin abot. And depende yan guys, ito timpla-timpla to eh. By the way, hello Gabby. Lagay na natin, bali apat na to. Dalawang 4 feet jebo yan mga ka-fish time. Tapos dalawang 3 feet sa harapan. LED. Ito yung kinalabasan ng linaw. Talagang kitang-kita. Litaw na litaw talaga si Lucy, talagang... Kumbaga, kung viewing lang ang usapan, pasok na pasok eh. Nilagay ko na yung dalawa. Kung mapapakita ko sa inyo dun sa likod to. Ayan, nakikita naman, di ba? Ayan, sa likod meron dyan. Tapos dito sa harapan. Ang reason kung bakit tinanggal din natin yung mga abubot dito. Ito. Mamaya-maya, tatanggalin ko din to mga fish time. Kasi para pag mag-video-video tayo dito, hindi na makakatago si B1 dito at si Gabby. Ito yung pupo ni Lucy. Mga ka-fish time, by the way, ang water change nakakabilis ng paglaki ng mga isda natin yan. Dahil sa pagwa-water change, kadalasan napipilitan sila magdumi. So, ayun, mabilis ang metabolism. Ibig sabihin, mabilis ang paglaki ng mga alaga natin isda. Ito. Itong LED na to hindi gumagana. Ngayon, papakita ko sa inyo kung ano yung malaking diferensya. Kung pagpinagana natin. Diba? Ang laking diferensya, kahit iisa lang yan. High back lang po si Lucy, mga ka-fish time, no? Pero kung magtataka kayo sa kanyang batok, merong mga patsi-patsi ng ginto, swerte tayo doon. Blessed lang tayo doon. Kasi syempre, kadalasan, ang ginto ng high back ay nasa fifth level lang. Nakikita nyo yun? Lamok. Uhulihin ni Lucy yan mamaya, tignan nyo. Kasi napapansin niya ng mga arowana natin. Dahilan kung bakit kailangan fully covered ang tank natin. Dahil sa mga ganyan, no? Ayun, no? Teka, masinisipat ni Lucy, o. Oh. Ano natin? Sarap ng tulog mo dyan, ha? Isa. Ten. Nice one. Bira lang natin makapture si Gabby. Pero anyway, yun nga, pasensya na ako medyo cloudy itong tank natin kasi syempre normal lang yan pagkabagong water change. Tapos dito sa sump natin, fully operational na yung K1 caldness natin dito. Tapos dito naman sa fifth chamber, dito na natin iniwan yung driftwood nila natin. Yan ka muna, driftfish. Ito na natin tatapusin mga ka-fish time. Abangan na lang natin yung susunod na vlog natin sa Thursday, which is papakainin natin si Lucy ng tawilis ng isang buo hindi natin chachap-chapin. Kainin kaya niya. Happy fish keeping mga ka-fish time. This is Coach Mac signing off. Always remember, all things are possible.